Very unethical kay Vilma na sa kanyang bibig mismo manggaling na mas click sila ni Boyet na love team kesa sa Guy and Boyet. Huwag na raw magpaikot-ikot pa. Dapat hintayin mo ang ibang tao na sabihin yan sa inyo, hindi yung self-proclaimed at napakayabang nang dating. Hindi katulad ni Ate Guy na mapagkumbaba at never itinaas ang sarili at ang mga papuri ay nanggagaling mismo sa madla. Pero totoo bang click na click si Vilma at Boyet? May nakakatuwang opinyon ng isang Noranian patungkol sa self-proclaimed click na click love team daw na V at Boyet sa dami raw ng ginawang pelikula ng tambalang Vilma Santos at Christopher De Leon e wala man lang silang maipagmamalaking art film. Kaya na ikahon sa commercial films ang V and Boyet na kahit kumita man, madali itong makalimutan at matatabunan ng mga bagong commercial films. Kaya ayaw ni Vilma na gumagawa ng makasining na pelikula ay dahil hindi ito kinakagat ng mga manonood. Speaking of art films, maipagkakapuri naman ang ginawang pelikula ni Nora at Christopher ang Banawe at Tatlong Taong Walang Diyos. Maihihilera ito sa pinakamagagandang pelikula sa kasaysayan at ito ay parehong ipinroduce si Nora Honor sa kanyang Envy Productions. Samantalang ang V and Boyet ay nag-click sa mga pelikulang mula sa mga comics at doon siguro sinasabi ni Vilma kung saan sila nakaungos. Pero alam nyo ba na wala ni isang top grosser na pelikula si V and Boyet sa history ng MMFF? Ang dalawa sa pinakahuling entry ng V at Boyet sa MMFF ay nag-flop. Ito ang dekada 70 sa MMFF 2002, gayon din ang Manopo 3 sa MMFF 2004. Kaya abangan kung kikita ang ipinagmamalaki ng V at Boyet na When I Met You in Tokyo sa MMFF 2023 kung mangunguna sa takilya since nagyabang sila na pinaka-click sila na love team. Mabuti pa ang Guy and Boyet na may number one top grosser movie sa MMFF. Ito ay noong 1979 ang Kasal-Kasalan, Bahay-Bahayan.